Itong UTI, kailan naman natin iisipin na baka gonorrhea, tulo, sexually transmitted disease? Karamihan ng nagkakaroon ng ganitong problema, Doc Willie, are young, active, sexually active na lalaki, no? Na darating sa ating clinic na kino-complain, mahirap umihi, paputak-patak yung ihi, tapos paputol-putol, yung first and last drop, masakit ng ihi niya. Pero tinatago niya, may discharge pala siya, may urethral discharge. So kung hindi mo eksaminin yung ari niya mismo at naibigay niya na yung information na yon, tinatago niya yon. Unless sasabihin niya, i-volunteer niya, meron akong, may lumalabas doc na discharge sa dulo ng ari ko. So yung parang kondensada na discharge sa dulo ng ari, eh isa sa mga pinaka malaking palatandaan na pwedeng sexually transmitted infection ito kagaya ng gonorrhea, no? However, may isa na tatawag tayong non-gonococcal naman na tulo, no? Na hindi gonorrhea ang cause. Based doon sa character ng discharge, mas malapot ang gonorrhea, no? Parang kondensada compared sa non-gonococcal. Ito ay medyo manipis yung discharge at parang pwedeng parang uhog lang na lumabas sa dulo ng ari, no? So magkaiba po yung mikrobyo o bakterya na nagkokos ng dalawa. Yung gonorrhea, Neisseria gonorrhea ang pangalan ng mikrobyo, yung non-gonococcal, yung Chlamydia trachomatis naman. Kailangang i-treat pareho yung partners. Hindi lang yung pasyente i-treat kasi kung trinit mo yung pasyente at hindi mo trinit yung partner, yung asawa, paulit-ulit yung infection, pabalik-balik yung pasyente at yung partner niya mismo, andun pa rin yung infection. Ang sintomas sa lalaki at babae nitong gonorrhea, non-gonococcal na infection ay pareho din ba? Masakit umihi, may discharge, parang kondensada, ganun din lalaki at babae? Based sa anatomy kasi, di ba, mas mahaba yung lagusan ng ihi natin, yung urethra sa lalaki compared sa babae. So yung mahapde na pag-ihi, bihira sa babae. Karamihan may discharge lang yung babae. Compared sa lalaki, masakit o pakunti-kunti yung daloy ng ihi, no? So ito yung mga pagkakaiba natin mga lalaki compared sa babae. So but basically, may discharge silang pareho. Anong gamutan? Tulad na sinabi ko, hindi naman nila ito mabibili, hindi naman nila may injection sa sarili nila. Ano ba ngayon yung pinaka-regimen for ganitong sakit, mga sexually transmitted diseases sa lalaki at sa babae? Doc Willie, kailangan natin i-identify. So once na pumunta sa atin, mayroong discharge, kailangan natin ng gram staining, no? Iga-gram stain yung discharge. Yung gram staining po, yung discharge mismo na galing sa pasyente, dadalhin sa laboratorio, sisilipin yung type ng bacteria kung gram negative o gram positive. Ang gonorrhea, gram negative, intracellular po ito, no? So pag na-identify na yan sa gram staining, tapos high index of suspicion na gonorrhea po ito, gonococcal urethritis. Urethritis po pala ang ingles ng tulo, no? Binibigyan po ng antibiotiko, no? So mayroong single shot ng usually ceftriaxone na binibigay. Tapos may oral form na doxycycline for 2 weeks and or metronidazole din na tablet for 2 weeks din siya. Doon sa guidelines, usually combination siya. May injection, may tablet form, tapos may dinadagdag na silang metronidazole. Doc Willie, syempre tatawanan nila pag sinabing abstinence. So abstinence out na sa choices. Pangalawa, of course, protection. Pangalawa, loyalty sa iyong partner. Oh, so dapat isa lang yung partner, hindi multiple partners. Kung pupunta naman kayo sa ibang partner, of course, kailangan ng protection. Siyempre, condom ang kailangan, protection. Doc Willie. Meron bang way ma-check ang isang lalaki? Alam mo yung mga kababayan natin, minsan di mo mapipigilan eh. Kunwari lang, meron bang way na ma-check ang isang lalaki o babae na
wala siya ganitong mga sakit. Bago na nako napakahirap Doc Willie, lalo na sa mga babae, no, ang pwede silang merong hawak na bakteriyang ganun na walang hindi nagma-manifest ng symptoms. Pwede silang carrier ng ganun. Kaya watch out, ha, beware sa mga yung partner. Hindi ibig sabihin maganda siya, malinis yung hitsura, pero pagdating sa babae, merong carrier pala siya ng ganyang bakterya. Kaya nga, di ba, nakakatakot. Kailangan mong magkapote, magkondom. Paano naman kung HIV AIDS, di wala tayong laban sa antibiotic natin? Di ba ang trust talaga is protection, no? Wear your condom when you do your sexual act, lalo na kung hindi mo kilala yung partner mo. Meron bang way na mas ma-message natin to sa kabataan? Kasi marami ako nababasa, marami ako naririnig na minsan nga hindi lang isa-isa, talagang palit-palitan, grupo, yes, isang bahay, nangyayari na to. Tsaka sa Pilipinas, ang youngest tayo, di ba? Pinakamaaga na sexually active. Yes. Ang lalaki, ang babae, sobra aga. Pinakamaaga na bubuntis, pinakamaaga nanganganak, di ba? Yes. May mga 10 years old, 13 years old, yes, di ba? May mga statistics yan eh. So ano yes, ba messaging dapat na mamaliba tayo sa messaging natin? Dahil nga sa andyan yung information, no? Access ng information, left and right, and social media, internet, lahat nakita na ng kabataan na walang proper guidance. Kaya it is very important sa mga magulang na yung mga sinesurf nila sa website eh hindi naman pornographic sana. So kailangan bantayin din ng mga magulang kasi hindi alam ng mga kabataan na this will lead to something else na mas serious na makakuha sila ng sakit. So yung kamulatan nila sa sexual activity eh andyan lang sa internet, kuwang-kuwa na nila. Na napaka-importante i-educate yung sexual education sa ating mga kabataan at ma-orient kagad dito ang tamang orientation, meaning yung paggamit kung may kailangan gamitin ng mga kondom, kung ano man yan. Alam mo, Hoops, ang dami sumusulat sa akin eh, mga comment talaga. Comment, direct message. Pag nag-message sila ng sobra haba, alam ko na ang tanong nila lagi. Laging ganun, may contact, may tulo, guilty, nangyari. Para sa'yo bilang urologist, nakakatakot ba itong mga sakit na to na gonorrhea, ibang STD, HIV, AIDS? Nakakatakot ba to? Or para sa kabataan, ay magagamot naman yan, okay lang, I will, magre-risk na ako, total, maganda o gwapo ba? So, delikado ba? May long-term complication ba to sa buhay? Yes, may mga long-term complications. Gamot, tapos na. May mga long-term complications for untreated na mga gonococcal infection or mga urethritis, mga tulo, pwedeng umakyat yung infection pataas, no? Hindi lang sa urethra, akyat ng prostate, akyat na ng basisaw, akyat na ng kidney. Sisirain niya yung kidney. In the long run, masisira yung kidney. Paulit-ulit na mag-infect yung kidney, masisira yung renal function ng kidney until magpapalya yung kidney kung hindi matitreat ng maganda. Likewise, of course, yung infection, yung sepsis na tinatawag. Likewise, hindi ko nabanggit yung isa sa mga most common din na sexually transmitted infection is yung syphilis. Yung syphilis naman, hindi discharge ang nagpapakita, no? Kundi parang pimple, pwedeng sa bunganga, depende sa sexual activity na ginawa, pwedeng pimple-like ulcer dyan sa ari nila na magdidevelop into something else in the future. Ang syphilis kasi umaabot na hanggang 20 years pag hindi mo namalayan. Kasi yung first, yung primary stage ng syphilis, usually yung parang ulcer-like, pwedeng gumaling ng mag-isa yun. But kung hindi na-treat ng properly yun, yung primary stage ng syphilis, pwedeng umabot into 20 years at sisirain na yung mukha mo, yung utak mo, yung mga kamay mo, hanggang bone and cutaneous tissues mo, sisirain niya. Madideform yung mukha mo, ganun.
Common pa ba ang syphilis sa panahon ngayon, Dr. Hoops? Well, sa aking practice, may nakikita pa rin akong pailan-ilan. But basically, more common ang gonococcal type ng infection.